ikatlong pambansang bantayo na idinisenyo sa pamamagitan ng bagyong palakot. Ginugunita ng mga ito at tatlong mahalagang tao ang pangyayaring nagmarka sa kasaysayan ng Pilipinas. Una rito ang bantayo kay Jose Rizal at ang kapanahunang nagdunsod ng konsepto ng isang malayang bansang Pilipinas. Ikalawa ang monumento ni Andres Bonifacio na simbolo ng himagsikan noong taong 1896. Ang ikatlo at huli ay ang bantayo kay Manuel L. Quezon na sagisag ng kinikilala natin ngayong modernong bansang Pilipinas. Bantayong na Tridon na inilayo sa puso ng pinakamahalagang parke sa Luzon, Quezon. Sinasalamin ang taas ng monumento ang edad ni Quezon nang siya'y pumano. Ang tatlong haligi at mga anghel na nakayuhong luksa at may tanga na bungkus ng sampagita ay sagisag ng tatlong pangunahing kapuluhan ng bansa, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Gawa ang mga haligi sa bato na pinatatagpa ng pinakamagandang uri ng marco ng Visayas ng Pilipinas. Sa pinakaibabang silid, makikita ang mausoleo kung saan nakahimlay ang labi ni Quezon at ang kanyang asawang si Aurora Aragon Quezon. Sa loob ng dambana at museo ito, makikita ang iba't ibang artifact tungkol sa kauna-una ang pangulo ng Senado ng Pilipinas at ang may pinakamahabang taong nanimbihan sa nasabing posisyon. Taong 1918, sa North Cemetery, noong 1 Agosto, taong 1946. Makalipas ang 33 taon, inilipat ang mga labi ni Quezon sa Quezon Memorial Shrine ang nagsilbing huling kinlayan ng pangulo. Magpasa hanggang ngayon, nananatiling testamento ang dambana ng isang dakilang buhay na inialay para sa kaligayahan at kalayaan ng mga Pilipino. Bunga nito ang pagbubuo ng modernong republikang kilala natin ngayon. Ika nga ni Manuel Rojas, isa sa napakalaking sali kung bakit isang malayang bansa at isang malayang sambayanan tayo sa kasalukuyan kay dahil kay Manuel L. Bye.
Hey guys. So, andito po kami ngayon sa Quezon City Memorial Circa. So, ayan, sarado nga. Sarado siya pag nandito. So, next day na namin siya. Yung mga damit na iso. So, ayan. Ito ang aking mga kasama. We are here na po pala. Sa bahay ni Manuel L. Quezon. Sa aking pagkakas.